kaya kaya natin kahit wala si Ate Beth, sabagat hindi pa niya mabuti nga yung mapabilay sa akin na isa rin na ako sa tinug na lahat ang pangailangan ng mga anak niya para mag-establish ang isip. Ang buhay, ang mga anak niya, hindi iniman niya Ate Beth na hindi matatag. Matatag kayo sabagat tapos na ang trabaho niya Ate Beth at kayo naman ang magmamahal sa pamilya. Kami lang kayo naman pag-aasikaso sa mga anak nyo. Kayo naman ang gagawa at tungkulan sa nanay nyo. Nama, naging mabuti ka, ina. Magiging mabuti, ina. Dapat rin ako sa mga anak mo. At hindi nila mapapayaan. Marami sa tradisyo si Ate Beth, pero tapos na ang harap ninyo sa pagkanaan na siya sa aming parents. Sa mga kapatid ko, sa mga harap ko, sa mga kuya ko, hindi kaya natin ito. Sabagat bago siya umalis, pinatatag niya na tayo. Sa mga pamangkin ko, wag muna kayong mag-aasawa kahit wala si Ate Beth. Sabagat hindi kayo nawala ng pamilya, kundi lalong tumatag ang pamilya natin para tumulan ang pangangailangan nyo. Sabagat natin ito kami mga tita dito nyo na nagmamahal sa inyo. Sabagat ginampan na ni Ate Beth, gagampan na namin ito para sa inyo. Hindi lang sa kanyang suporta namin, para sa inyo mga anak niya, para sa inyo mga apo niya, para sa aming pamilya. Sabagat sa ginawa niyang kabutihan, sa ginawa niyang magandang pamumuhay, alam mo, tayo na aming bigyan niya ng mabuting halimbawa. Kaya, para sa pamilya, kaya natin ito. Sabagat na magtagumpayan ni Ate Beth, magtagumpayan din natin. Masakit pero hindi pwede tayo maging masarili. Kailangan niya na magpahinga. At ikaw naman ang magtrabaho para sa pamilya mo. Ikaw naman ang tumugan para sa pamilya mo. At ikaw naman ang maging maaaring mabuti na limbawa para sa iyong mga nakasawa. At alam ko, magkasama na sila ni Kuya Rene. Magkasama na sila till death do us part. Pagamat dito sa lupa, hindi sila magkasunod sa lasa ng niluluto. Nang hiwa ng mga kumanon ng mga gulay, pero doon sa lahat magkasunod na sila. Kasi isa lang ginagawa nila, nagpupuloy na lang kay Lord. Kasama yung gelan niya, si Mama. Di man sila magkasunod sa lupa, pero doon sa lahat magkasunod na sila. Oo, ay ano naman gagawin natin ng mga pamilya? Eh di, masayang tunay na tayo. Sabagat sila ay magkasama na doon sa kapita. Kaya na, ang nais lang kay Panginoon niya, kay kung ano iniwan niya na mabuti pa rin na maganda, gawin natin ito, gayahin natin tulad ng ginawa niya. Sabagat kapag tagumpayan niya, mapagtatagumpayan natin. Maaaring masakit, pero tapos na ang paghihirap namin din. Pero hindi matatapos ang paglalaba ko. Hindi lang sa kanya, sa mga pamilya ko. Amen. Salamat sa Panginoon pag isa mga narin ito. Ano man ang ginawa ng kay Lord, kay Ate Beth, you will be rewarded. Kaya salamat sapagat ang Lord ang magbibigay ng reward sa inyo. Sabi ka nung isang kapatid ko, araw dito ka ako. Sabi niya, sino na yung nagmana ng boses ni Ate Ben? Ang sabi ko, hindi ko alam. Kasi alam mo, panong muna ni Ate Ben, hindi yung magandang boses, yung pusong gumagawa nito. Kasi habang inaawit niya yung kasama yung puso niya, makaawit kasama yung puso niya, habang siya yung maawit ni Anointed siya, yun yung iniiwan niya. Yung kapag siya ay nagpalo kasama yung puso niya, yung siya ay nag-interesting kasama yung puso niya, pag siya ay nag-a-housing kasama yung puso niya, hindi niya kasama yung asawa niya, pero kasama yung puso niya sa pagpapahayag sa iyo. Amen? Ganon si Ate Beth, kasama ang puso. Kaya kung magmi-ministeryo ka, kasama ang puso mo. Huwag lang yung asawa mo, anak. Kasama mo yung puso mo. Kaya sabi ko nga, kahit patay na nga yung lingkod ng Diyos, noong unang panahon eh, nato pa rin yung anointing eh. Kaya ngayon, gusto mo ng anointing ni Ate Beth,
isa lang yung nais ko yung Panginoon, mabuti ang Diyos sa buhay natin eh. Kahit na bagay, nagpasabi siya, isa tinatanong ko eh, pero binabalik mo sa akin, pero hindi na ako magtatanong kasi mas higit ka nakakayang sa lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon na binigyan kami ng isang ate eh, na matataan, mapagmahal, mapagurga, mapagalingan, na yan ang lahat, isang ate eh, na mabuting kalooban. Kaya sa mga kapatinan na natutunan niya yung mga kailangan, pagbumahin natin ito kung ano man natutunan ko ay ate eh, sa pag-abiyon ng mga isang Lord, kung ano yung pinahayag niya na mabuting pag-inan, yun ang kinakailangan. Salamat sa gabi ito, napakabuti ng Diyos. Masaya na kami, kahit masumigaw na kami ng darna, sabagat inilabas na namin ang aming nararamdaman. Sabagat alam namin, sabi niyang ganun, bakit ganun ka pa ako ng atibit? Nakabukas lahat. Ako hindi ko tinitingnan ito ng bakit. Sakit eh. Sabi, bakit ka pa nakabukas? Sabi niyang ganun, kasi ang kabao ng atibit ay walang magkasya na kasi bakit? Pag wala ka kayo, wala na, pare-pareho na kami naging buhay dyan. Kung isa lang, tatayo nyo kami lahat eh, baka iwanin nyo na lang kami, nagiyaga na kami rito. Kaya salamat sa gabing ito, mabuti ang Diyos. Hindi tayo nandito para kamukod, kundi nandito tayo sa mga binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggang sa atin. Salamat sa inyo. Alam niyo po na ang aking Ate Ben sa aming mga kakapatid ayaw kong umiyak. Dahil sa hospital pa lang binuhos ko na ng iyak ko. Kaya ayaw ko po sana pumunta dito eh. Kasi ayaw kong makita siya. Talagang di po ako nag-o-program na yun dito. One time ko lang pumunta dito, sinigil ko siya. Alam ko na ganun na siya. Nasa langit na. Pero ayaw kong makita na nandiyan siya. Iisip puso ko at isipan, buhay siya. Amen po? Pero alam niyo po ba na siya ang tunay na buo sa pamilya nito? Ang pamilya po namin ay yung watak-wata. Ibig sabihin na yan, wala yung magulang namin. Pero lago po kami yung pamilya, simula sa kuya ko hanggang sa aming puso na si Romel, hanggang sa mga pag-asawa kami dahil sa kanya. At kaya kami namin ito, sama-sama simula na mamatay si Mami, ang binigay ng Panginoon sa amin, unity at pagkakaisa. Dahil kami noon, para kami mga hindi. Nag-reverte sa isipan, sa puso, hindi mo magkasalpuman ka
Ang iniisip pa rin po niya pamilya,
sabi niya, siya ako sinasabi ang patuloy niya, Ate Ben. Isang tinanong ko sa ate, ito ba talaga ang gusto ko?
Thank you so much, God, for the sa akin. Wala lang po ng mama sa akin. Hindi, grabe ko. Hindi mo nakikita si mama. Kami mga kapatid ko. Kaya minsan isang araw, buo siya sa pangarap, hindi niya sumubaw. Kasama ang dalawa ka lang. Siyudin sa si mama. Doon at simula, buhay ka ng nagulat ako, nung muli siya makita. Masimta na siya. Wala na siya sigurin yun, wala na siya makalap. Wala na siya sigurin. Matalipan ang tanggalin lahat siya magayal. Kung ibubos mo ang sarili mo sa pamilya mo, sa pagmamahal mo sa pati ng pamilya, sa magulang, matatanggal lahat ng isyo niya. Kung iisip mo ang pamilya, mga kapatid, mga anak, magulang. Kaya ito ang sabi ko sa inyo, doon sa mga tao na narito sa loob, ng pagkakasama ni ate at naging kasama ni ate. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maging isipin sa tayo sa ate. Hindi ako umiyak dahil wala na si ate. Ang iniiyak ako po ay yung nangyari sa aming magkakapatid. Yung mga mabubuti nangyari sa aming magkakapatid. Sa loob nito, masaya ko. Dahil ito'y makikita ko si ate na may pinihirap. Napakasakit yung tingin mo. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako. Dahil nakilala siya, dahil hindi mo dito nagtatapos ang pagkalaman. Hindi lang nagtatapos. Isang fundasyon lang po ang nilagay niya. Kaya mo magkakapatid ang mga sa kaligid na mas matibay sa inaasahan niya. Sana maging inspirasyon sa inyo ang buhay ng amin. Ito na ang ginagawa natin ito. Napakasumpa sa mga mission at mga pagkakamal na mga pagsumpa na nakakaw sa atin. Sa ating mga isip na nalulungan, hindi alam ang magpapakulat sa atin na aking mapagpapakumahalayan na ilabas ninyo kung hindi tayo. Ang pagmamahal ay pagbibigay. Hindi pang sarili. Iniisip ko po si ate Pao na pagkakulat. Sa sarili ko lang iniisip niya. Pero bakit nangyari si Manong Tulit ang naman? Sa pagmamahal niya yun. Dahil halip niya na may hirapan pa rin ng kasikaso. Kahit siya nakaratay, siya pa rin ang nagpaplano, siya pa rin ang nagmamano kung anong dapat ko rin. Doon ko naisip na, bakit siya na may sakit na nakahiga, nagagawa ang isang bagay na kaya-kaya gawin ng isang tao malusog na inuubos ng lakas at oras sa palapansin. Kaya muli na pagkasalamat ko sa inyo sa mga nagpuntaray ko at mga nag-aaral at nag-aaral at nag-aaral. Ihiling ko ang pag-usya ng mga nag-aaral. Sa pag-aaral siya, ang gabis na kapatid. Salamat. Ang dumating at ibinsula sa buhay ng Ibu ng Diyos na umindi sa Kanya, hindi tayo nagpatalto ng buhay, hindi tayo nagpamangita-ngita ngayon pagamang kaaway na sa isang pagkalamay pero sa lahat ng nangyari na ganap na ito, salamat sa kanyang buhay tayo siya ang salamat din sa kanyang pagkakaroon. Siya yung kapatid na nagbubuo talaga ng isang pamilya tayo. Noon,
masabi na siguro sa pagiging isang Kristiyano, nangyari na naman sinusubok talaga ang isang pamilya. Pero siya ang kumalinga ay umagapay sa akin. At sa magkayari na minuho niya ang pamilya ko, hindi niya nangyari na ito ay maawasa. Kaya salamat maging sa lahat ng dumating, maging sa buhay ng Panginoon ng Diyos na siya may atan ito. Salamat sa kanyang buhay. Maging sa mga kapatid sa church, salamat sa inyong lahat. God bless you more. Salamat po. Ako si Sister Oli na kami ang pinaisi niya po. Si Ate Bel po, tayo na pumunta po sa Lebesina. Siya po yung malaking nagawa po sa pamilya namin. Siya po yung naging nagturo po sa amin ng mga para po kami magpatuloy sa Panginoon. Kasi actually, kahit po kami sinasaka po ako, kahit ako po yung more na rin, yung po lang yung mga Kristiyano, wala po talaga mo. Siya po yung nagturo na push po sa akin na gamitin ko o magpatuloy ako sa Panginoon lalo na po kung ano po yung calling po sa akin. Alam niyo po si Ari Beto po yung sinasabi nila na talagang kakausapin na lang malalim, talagang tumuluan ka ng malalim kasi kapag may nakita sa iyo si Ari Beto kukuli kita pagkutuhan. Hindi po, kapag talaga bilang isang Kristiyano, maging useful ka. Si Adel po ang siyang nagturo at ang pusyan na magturo ng Bible study. Wala kong alam, wala kong ano, pero sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan, subukan mo. Kasi sinasabi mo lang na hindi mo kaya, pero kaya mo yan. Kaya kung every, bago mo mag-fellowship, start ang fellowship sa Kesa. Nagpapalo sa atin po. Kaso ako po yung ako po muna po yung magtuturo. Kasama po nga yan sila.